Hey guys, what's up? This is Mia Duren TV and today, gagawa na naman tayo ng bagong build. Nandito tayo sa ating creative world para gumawa ng mga build. And maraming salamat nga pala sa mga sumuporta dun sa una kong episode ng Let's Build na to. Bala ko talaga dito is gumawa ng mga build halos araw-araw para mahasa ako at gumaling ako sa pag-build. So, ang bala ko rin is sa size na 12 by 16, dapat napag-cache ako yung isang build doon. So, medyo mga mini-builds na yung gagawin natin. Pagtagal siguro, one chunk na rin, di ba? Ayos ba? So, kung meron kayong mga request, huwag niyong kalimutang ilagay yan sa baba. Actually, marami akong mga nabasa. Sige, subukan natin gawin yon. Pero sa ngayon, samahan niyo muna ako na mag-build ng bago. Ready na ba kayo? Tara, let's go. Samahan niyo na ako. Ngayon guys, tinitignan ko yung lugar. Nag-iisip ako kung ano ba ang pwede kong i-build. And since itong series na to ay tungkol sa pag-alis ko sa aking comfort zone. Nagkakanda bulol-bulol na ako. Itong series na to ay tungkol sa pag-alis ko sa aking comfort zone. Naisip kong gumawa ng isang build na hindi ko pa nagawa kahit sa ang survival world ko. Basta never ko pang na-try. Iniisip ko, ano bang pwedeng gawin? Kasi palagi akong gumagawa ng mga bahay. Yung tower, recently ko lang natutunan gawin yan. Kaya natutuwa ako na nung first episode nagawa natin. Pati yung paggawa ng isang bahay na may tower, di lalo na. Kung naalala ninyo dun sa Shin SMP, gumawa na ako ng isang tower pero tatlong palapag siya, diba? At square type siya. So, hindi siya ganun kahirap. Ngayon naman, ang bala kong gawin is, kasi never pa akong gumawa ng kahit ano na may kinalaman sa desert. So, nagigets niyo naman na siguro yung ano, no? Yung gusto kong puntahan. Kaya lang, gusto ko sanang gumawa ng sandcastle, pero hindi pa kasi ako ganun ka-comfortable, guys. Hindi ko masabi sa sarili ko na kaya ko nang gumawa ng sandcastle. Kaya sa ngayon, ang bala kong gawin is parang mini tower lang. Tapos, actually ang ano nito, ang pinabasehan ko dito is yung build ni Gemini Tay. Kung nanonood kayo sa Hermitcraft Season 8, si Gemini Tay yung pinakabagong member ng Hermitcraft kasama ni Pearlescent Moon na mga pinapanood ko rin. Which is, si Pearlescent Moon yung pinaka-inspiration kung bakit ko ginawa itong series na to. Nakita ko yung ginawa niyang series a year ago at tinawag niyo yun na Build a Day. Nakalink sa description yung link kung saan nyo mapapanood yung mga builds niya. Pero mabalik tayo dito, no. Si Gemini Tay kasi, guys, recently ko lang siya pinanood and sa totoo lang sa Hermitcraft Season 8 ko lang siya nakita. Tapos nakita ko yung binibuild niya, puro mga sand, and sabi ko na ba parang napaka-boring kasi, 'di ba? Syempre, isipin niyo, ang boring talaga kapag ano, pag isang uri lang ng blocks yung gagamitin mo. Sabi ko, ano ba to, talaga bang builder to? Tapos pinanood ko yung mga gawa niya and nakita ko na ang galing pala niya mag-build. So nung natapos niya na yung pinaka castle talaga niya or pinaka build, main build or mega base niya, is sabi ko, ay okay, hindi ko mo plain lang yung mga gamit mo na ano, yung mga gamit mo na blocks, eh hindi ka na makagawa ng magandang build. So, siya, bumawi siya sa mga shapes. Kaya ako, ito, tignan niyo yung ginagawa akong tower. Sinusubukan ko na magkaroon siya ng shape.
hindi na siya isang diretso, di ba? Sinubukan kong mula malaki, paliit-paliit, tapos saka natin siya lalagyan ng tower top. And kung mapapansin niyo to, guys, kamukha nito yung ano, yung pinaka main na base ni Gemini Tay. Yun talaga yung pinaggayahan ko dito. Ay, hindi man ginaya kasi yung sa kanya sobrang laki nung gawa niya, guys, as in napakalaki, at hindi lang isang tower, ang daming tower, no? Tatlo at tower, apat. Sa akin ang gagawin ko lang is isa, tapos creative pa, di ba? So sa kanya eh, survival niya ginawa, so napakahirap nun. Ito na yung pinakamahirap na part, guys, kasi wala akong ibang reference kundi yung mga gawa niya, kaya dapat iwasan ko na maging kaparehong kapareho ng gawa niya yung ibibuild ko. Ayoko kasi mangyari, guys, na matuto lang akong magbuild ng nanggagaya ng build ng iba. Gusto ko kung ano yung kaya kong gawin na palagay ko is medyo malapit or kahawik ng pinaging inspirasyonan ko, eh yun ang gagawin ko. Ayoko siya maging kaparehong kapareho. Marami kasi ako mga nakikita na Minecraft builder na ang galing nga nila mag-build pero hindi sila makagawa ng sarili nilang build. Puro ginagaya. Ako ayoko ng ganon. Gusto ko lang kumuha ng inspiration do sa mga build ng ibang mga magagaling na talaga mag-build. Tapos, ako naman, gagamitin ko yung mga inspiration na yun para gumawa ng build na bagay sa akin tsaka sa personality ko. Kaya ito, sinubukan ko lang gumawa ng sand castle, pero naisip ko, ay, hindi ko pa kaya yon. Kaya gagawa muna ako ng isang tower. Gumamit ako dito ng mga spruce na stairs. Mostly spruce talaga yung ginamit ko. Tapos yung sa ibabaw, moss. Yung kulay green na nakikita yung sa ibabaw, moss ang ginamit ko dyan. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mga kulay ang pwedeng magsama. Kaya yun lang inaisip ko. Pwede na siguro yung moss kasi para siyang cactus. Yung kulay ng cactus. Yan, sinusubukan kong lagyan pa ng kulay yung ano, yung mismong build. Kaya gumagamit ako ng prismarine. Alam ko prismarine yung, ay hindi pala. Crimson pala yan. Crimson yung ginamit ko dyan, guys. Yan, sinusubukan kong ilagay sa paligid. Tapos sinusubukan ko rin texturean yung sand. Gamit ko yung ano eh, yung iba't ibang mga uri ng mga sand blocks. Kaya para maging maganda sa paningin. Kaya lang dito sa kuha na to medyo malayo eh. Mamaya na lang siguro bawi tayo pagdating ng mismong mga epic shots na. Yan ang mahirap dito, guys, no. Wala tayong mailagay na mga halaman kasi disyerto nga siya. Pero meron ako mga nakikita mga nagbi-build, nilalagyan nila ng mga leaves. 'Yun ang gusto ko matutunan. Paano ko matututunan gamitin yung leaves to decorate? Yun ang hindi ko talaga matutunan pa sa ngayon. Pero alam ko, pag nagbigay mga inputs ninyo or mga comments ninyo dito sa build ko, alam ko na matututunan ko rin at mas mapapaganda ko rin yung mga build na ginagawa ko. Kaya maraming salamat, guys, sa mga nagbibigay ng comments, tsaka doon sa mga sumusuporta, mga nanonood ng mga live stream ko. Lalo na pag live stream ko, gumagawa ako ng mga requested build ninyo. Para matuto kasi ako yun eh, para sa akin yun, guys. Para matuto ako, tsaka yung, para syempre yung mga napapanood yung videos ko eh, hindi naman basta putyo-putyo na lang. Ang dami ko nang sinabi, guys, no? Uncut to. Dire-diretso lang ako nagsalita. Wala, gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. Yun lang. Well, siguro hanggang dito na lang at panoorin nyo na ang epic shots na susunod. Let's go!
Yo! Kamusta? Nagustuhan nyo ba yung bago nating video, mga kaibigan? Kung nagustuhan nyo, sana i-hit nyo yung like, mag-comment kayo, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin. Kasi guys, sa totoo lang, ginagawa ko naman itong mga videos na to para malaman ko kung ano ba yung dating sa inyo, para malaman ko kung ano ba yung mga comments ninyo. Kung meron kayong mga request na ipabuild sa akin, huwag kayong maghiyang ilagay dyan sa comment section, dahil malaking tulong yon para makapag-isip ako ng mga bagong idea na outside ng comfort zone ko. Okay? Okay? Okay ba? Okay ba? Palakpak! Okay. So, sa ngayon guys, dito na lang muna tayo. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload. See you, mga kaibigang oso. Paalam!